common word na lagi natin nakikita and often use, lalo na po sa social media and even Facebook, is yung word po na share button. So, gaano ba kahalaga and powerful itong button na to? And how we can use it even sharing the gospel online? Five steps on how we can share the gospel. Step one is list the name of people na gusto nating masharean or mawin sa Panginoon. Kuha ka ng papel and ballpen and write down all the possible names na kilala mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, classmates mo, co-workmates mo, kapitbahay mo, and lahat ng possible na tao na nakakasalamuha mo sa everyday life mo. So that's the step number one. Number two is pray for them. So mahalaga na pagpanalangin mo sila and pag-pray mo na magkaroon ka ng pagkakataon na mabahagi yung salita ng Panginoon sa kanila. And number three, ask these three things. So yung una is ask God for opportunities. And ask God for boldness and ask God for wisdom na bigay sa'yo ng Panginoon yun so that you can share sa kanila yung salita ng Panginoon, yung gospel properly. So and the number four is, step number four is kailangan you should know the gospel plan of salvation. Dapat alam mo yung Romans Road, yung John's Road, yung mga salita ng Panginoon, yung Bible verses that you can tell them yung ebanghelyo ng Panginoon at maunawaan nila yung ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. You must have a faith in God. Dapat magano ka ng pananampataya sa Diyos that God can save them and God can make way para makakilala sila and lahat ng gagawin mo sa pag-share ng salita ng Panginoon, lahat ng opportunities sa Panginoon nagmumula. Dapat meron tayong faith na God will use you para mabahagi yung kanyang salita. So that's our tips for gospel sharing online on how we can easily share the gospel. So those are the five steps. So see you on our next video. So don't forget to like and share this video para po mas maraming pa po nga makapanood and makakilala po sa Panginoon at magkaroon ng courage na gamitin ng social media para ibahagi po ang salita ng Panginoon.